I'll give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta yung lahat dyan mga katiyats? At sa mga bago pa lamang makabisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, just click the notification button, the bell, and the subscribers button down below para palagi kayong updated sa aking epic followers all over the Philippines and the world. At ako'y mag-shoutout. Alright, ako'y mag-shoutout kina Gary Soriano, Elvin Famaran, Aquilino Ardinio. Shoutout din kay Zandro Rial, kay Maria Deta, Alma Ulep, Batikin Adventure Aquilino Alok, Liu Laom, Kenchester Makarambon, Luyan Stevie. Shoutout din kay Ernesto Manalo, Ruel, Gerbero, Wap Pantaran, Ricky Morales, Bart Manahan. Also shout out kay James Raffles, Ray Morato, Christ Ayan, Jinalin Cabunilas, Pangu Sylvester, Ede Farula Barcenas, at kay Elmer Lozano, Franklin Dunglal, Nelson Antenero, Ivy Tumamaw. At shout out din kay Lauro Albano, Julimar Zakal, and lastly shout out kay Vivian Palmahil, Gary Lucero Sebastian, and Regner Parenya, Simpleng May Bahay, Kuya Dudes Vlog. At sa mga hindi ko nabanggit mga katiyats, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, hang on for yourselves. Merong magandang treasure marker at ito'y recovered treasures by Japanese. Kaya sinishare ko sa inyo, ito'y binigay din sa atin ng ating katiyats somewhere sa Central Visayas na kung saan ito daw ay recovered at nakuha na ng mga Japanese na pumunta doon. At ito isang giveaway kasi mababaw lang ang pagkabaon. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang full picture nito. Ito yung sinasabi ko na short arrow na actually ay nagsimbolo siya for gold. Yan kasi ay inibang design ng kin. Dapat ganyan yan. At magtaka tayo bakit napaka-short ng arrow tsaka itsurang bubong yung ibabaw. Ibig sabihin yan ay ginto. Ang ibig sabihin niya ay ginto. At maiksi lang siya dahil nagtuturo siya dyan. At itong nakita niyong tubig, yan ang kanilang binutas. Nasa bato, hollow rock chamber. Ang bato na parang semento, yun ay binutas nila, hinukay na parang kasing laki ng balde ang butas at doon nilagay ang mga gold bars. At ito naman katiyats, mga katiyats, nandito yung V. Yan. At instead na dito siya mag-point, siya ay baliktad, pumunta siya doon kasi siya ay simbolo for entrance. Dapat nagaganyan kasi yan. Entrance ang simbolo niyan sa kanji. Ngayon nandito yung short snake head. Nagaganyan yan. Ang ulo ay nandito pero ang dot ay nandito ang dot. Or kung ito man ang kanyang dot na malaki. Ibig sabihin ay papunta diyan. Diyan ang paghanap niyan. Kaya tama nga. Okay, dito lang tayo parang sablay sa itong V. Pero nandito naman yung arrow na nagturo diyan. Ngayon ang distansya, kung ako yung magdikod diyan, sablay ako. Kasi ang distansya ko diyan sa short arrow is 4 meters. Wala ngang 1 meter yan. Katulad yan sa footmark na narecovered din ng mga hapon, na kung saan ang footmark ay sa tabi lang mismo ng, halimbawa ito yung footmark, ay dito lang pala yung hukay. 1 meter lang ang distance galing sa isang footmark. At imaginein mo na meron palang footmark sa kanyang tabi. Ibig sabihin naka merong dalawang paa na footmark. Yung isa lang ay missing, yung missing na paa, yun ang treasure. Yun ay hollow rock chamber din, malaking bato na binutas at doon nilagay katulad nito. Ngayon, tingnan natin ang buong picture nito mga katiyats. Sandali lamang.
ating reconstructed picture ng ito'y malapad na bato, mga katiyats, tinatawag sa Bisaya na Tapanas. At yan pala ang paboritong itong imagine, parang kasing laki ng baril ito, ng baril, bariles ang diameter niyan. At mababaw lang siyempre, yan ay bato at mahirap din yan butasin. Kung sila ay nag-chisel dyan, ay abutin din sila dyan ng dalawang araw. At dito nilagay nila lahat, mga katiyats. Katulad nito, ito. Yan ang picture niyan nang mabuksan nila ang takip nito. Nang matanggal yan, ang itsura niyan. Merong ginto. At hindi lang isang ginto, napakaraming ginto. Kahit giveaway lang yan, siguro ay nasa isang sako na ginto ang meron dyan. Isang sako, napakabigat niyan. Isang barita nga lang ay 12 kilos na. How much more kung merong 10 or 12 or 20 barita dyan. Okay, so tandaan mga katiyat, short arrow na ganyan na parang sombrero lang ng itong mga Vietcong. At napaka-short na arrow yan, manipis. Ibig sabihin ay ang gitna ng hukay dito ay nasa dalawang talampakan lang. So 2 feet. 2 feet lang, basta't bato. Kasi yan din ang nangyari doon sa recovered treasure. Siguro by Japanese din yon, yung sinabi ko kanina na nandyan ang kanang paa at dito malapad din to na bato. At binutas din pala. Nang hinukay namin yun, lupa na lamang yun, tinanggal namin ang lahat ng lupa, ay kagaya nito ang tumambad. Parang kasing laki ng barrel, bariles, ang laki ng hukay. At talagang sadya at maganda ang paggagawa. Solid rock yan, Dapanas na bato. Okay, kaya kung makakita kayo ng ganitong mga marker na short arrow lang, mga katiyats, unang distansya kapag malapad na bato or Dapanas ang nilagyan ng marka na yan, unang step ay 2 feet lang muna at butasin nyo. Gaya nito, binutas. Yun pala ay napakalaking hollow sa ilalim nito. Nang matanggal dito, mabutas, ay parang takip lang yan na simento. Kaya yung pukpuk system natin, yung gamit ang martilyo maso, napaka-effective noon. Ito yung sabi ko, ito pala ay round pala ito. Kaya nagaganyan. Malaking dot. Sabi niya, treasure. Yung dot na yan, nagsimbolo yan ng treasure. At sabi naman dito, sa itong ulo ng ahas na putol, maliit lang, baliktad pa, nakanganga, ay papunta siya dito. Kaya tama ang dalawang arrow. Tama rin ito. Ito'y simbolo for sa kanji yan, yan ay door or entrance. Nakatayo kasi yan sa tunay na ano, nakaganyan yan, nakatayo. Kaya kung nakatayo yan, ibig sabihin dito ang point niyan. Kaya tama lahat ang simbolo diyan. Dito lang ako mintis itong parang M. Kasi sa akin that is 5 meters down. Kaya ako ipupunta kung saan ang pababa diyan. Kung papunta roon, pupunta ako doon 5 meters. Palpak na kaagad ako dyan. Kaya ito'y magandang example natin, ehemplo, sa lahat ng treasure hunter na kapag maliit lamang na arrow, ay talagang napakalapit lang, 2 feet lang, hindi nga umabot ng 1 meter kung saan nakapoint itong bubong, itong triangulo. Okay, at itong ahas na putol, ayan, pointer din yan. Saka itong B na nagaganyan, yan ay pointer pa rin. Pero dito sa B, sablay ka agad tayo kasi 5 meters ang basa natin dyan. Kaya nagkamali tayo. Kaya ito ay totoong recovered treasure, kaya itong ating pamarisan. Maliit na arrow, half meter lang ang distansya, hollow rock chamber. Pero hindi lahat ay hollow rock ng paganyan ng mga sign. Kasi walang mga treasure marker na ginawa ang hapon na magkapareho. Kasi iba-ibang pagkabaon yan. Kapag may arrow, yung iba, nilagay nila ay litra.
dito naman ang inilagay nila ay ito, nagaganyan. At parang may M. At nakanganga na ahas. Na putol, nagaganyan. Meron pang parang mata dito. And then, malaking bilog na may diamond sa loob. Okay mga katet, sana nakuha mo. Nakuha nyo. Ito yan. Sentrong-sentro. Yan ay hollow rock chamber. At mabuksan natin yan ay ito na ang ganyang itsura ang tatambad sa atin. At sana makatagpo tayo ng ganyan na mga katulad na arrow na maliit at manipis. At alam na natin kung paano kunin yan. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. And don't stop chasing for your golden dreams. Ingat kayong lahat. Ciao for now.